Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong summer ng 2014 sa Norway, ang magkapatid na sina Emily at Regina ay masayang nagbabakasyon kasama ang kanilang ina. Pero bandang alas 5 ng madaling araw noong June 25, 2014, si Emily ay naalimpungatan dahil sa paulit-ulit na tunog na nanggagaling sa kanyang cellphone. Nang tiningnan niya kung sino ang nagtatangkang kontakin siya ay nakita niyang ang mensahe ay mula sa isang ambulance service at nakalagay doon na ang kanilang 61 taong gulang na ama na si Olve Helge Ergens ay bumanaw na. Agad niyang ginising ang kanyang kapatid na si Regina at ibinahagi ang masamang balita. Ang magkapatid ay tila pinagsakluba ng langit at lupa at hindi nila napigilan na maluha sa sinapit na kanilang ama. Bago pa man sumikat ang araw, ang magkapatid kasama ang kanilang ina ay agad tinapos ang kanilang pagbabakasyon at sakay ng kotse ay bumiyahe ang tatlo at nagtungo sa bahay ng kanilang ama. Pagkatapos ng ilang oras sa daan ay narating nila ang bahay at doon ay sinulubong sila ng asawa nitong Filipina. Simula burol hanggang sa maihatid ang labi ng kanilang ama ay sinigurado nilang bibigyan nila ng suporta ang balo nitong asawa. Pero wala pang isang taon pagkatapos mamatay ni Helge ay magugulat na naman ang mga tao dahil ang mga otoridad ay inaresto ang asawa nitong Filipina dahil itong itinuturo nilang salarin na pumatay sa asawa nitong Norwegian. Ito ang dokumentary na ginawa ko tungkol sa buhay at kaso ni Ruberosa Ergens. Ang magkapatid na sina Emily at Regina ay kasamang naninirahan ang kanilang mga magulang na sina Helge at Linda sa isang detached house sa Televag, Norway. Habang nire-research ko ang kaso na ito, ay nakita ko kung gaano kaganda ang Bergen. Ito ay sikat sa mga turista at kadalasan din itong ruta ng mga cruise ship. Bukod sa linaw ng tubig, ang mga tao ay maaari ding mag-enjoy sa iba't ibang mga museum, bisitahin ang bahay ng mga sikat na tao mula sa mga sikat na composers o kaya naman ang mga royal residences. At maaari din nilang puntahan ang mga lumang simbahan. Sa loob ng ilang taon, ang magkapatid na sina Emily at Regina ay na-enjoy ang lugar na yan. Bagamat sila ay pinanganak na may agwat ng halos 2 taon, ang magkapatid ay parang kambal dahil sila ay malapit sa isa't isa. Si Regina ay naiulat na sobrang close sa kanyang ama na si Helge sa punto na aminado ito na isa siyang daddy's girl. Para sa kanila, si Helge ay isang perpektong ama pero ang mapayapa at tahimik nilang pamilya ay nawasak dahil kung napupunan ni Helge ang mga responsibilidad bilang ama sa kanilang dalawa, ay hindi ito naging sapat para sa kanilang ina. Hindi maliwanag kung bakit umabot sa hiwalayan ang pagsasama ng dalawa pero ang 5 at 7 taong gulang na sina Emily at Regina ay nasanay na mula Lunes hanggang Biyernes ay kasama nila ang kanilang ina at tuwing weekends ay nakakasama naman nila ang kanilang ama. Kahit magkahiwalay na ang kanilang mga magulang ay lumaking maayos ang magkapatid. Ibinahagi nila na sa tuwing nasa bahay sila ni Helge ay sinisigurado nitong makakakain sila ng maayos. Mahilig din itong magbigay ng mga regalo sa kanila at sa tuwing kailangan nila ng taong makakausap tungkol sa kanilang mga problema ay laging handang makinig sa kanila si Helge. Sa loob ng ilang dekada, si Helge ay nanatiling isang driving instructor at niminsan ay hindi nila ito nakitaan na nagkaroon ng nobya. Pero nagulat sila dahil isang araw ay sinabi nito na may nakilala siyang isang babae sa internet. Akala nila ay hindi ito seryoso dahil ang babae ay mula sa Pilipinas at ito ay libu-libong milya ang layo mula sa kanilang ama. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unting naging komportable si Helge na ibahagi sa kanila ang pagkatao ng bago nitong nobya. Sinabi nito sa kanila na ang bagong babae sa buhay niya ay si Ruberosa Verano. Ang probinsya kung saan ito ipinanganak, petsa ng kanyang kaarawan, kanyang educational background,
At iba pang mga impormasyon tungkol kay Roberosa ay walang nakakaalam dahil hindi ito naiulat ng mga reporters sa Norway. Ang pagiging open sa kanila ni Helge ay ikinatuwa ng magkapatid, pero aminado ang magkapatid na nag-alala sila dahil 20 taong gulang lamang si Roberosa. Ibig sabihin, mas matanda ng mahigit 3 dekada ang kanilang ama dito. Hindi nila maiwasan na magduda at maghinala ng masama dahil hindi nila maintindihan kung bakit ang 20 taong gulang na Filipina ay gugustuhin na mag-asawa ng isang taong mas matanda sa kanya kung marami namang mga lalaki sa Pilipinas. Ang kanilang pagdududa sa pagkatao ni Roberosa ay natapos noong ito ay dumating sa Norway noong taong 2007. Ang kanilang ama ay masayang pinakasalan si Roberosa at pagkatapos noon, ang 20 taong gulang na Filipina ay hiniling na sa mga tao na simulan na siyang tawagin na Ruby. Ayon sa magkapatid ay unti-unti nilang nagustuhan si Ruby dahil napakabait nito at saksi sila kung paano nito intindihin ang kanilang ama. Sa ganda ng relasyon nila sa bago nilang madrasta ay madalas silang mag-dinner sa bahay ng mga ito at minsan ay sama-sama din silang nagbabakasyon. Para sa kanila, ang bago nilang stepmother na si Ruby ay isa sa mga pinakamabait na tao na kanilang nakilala. Ngunit kung sila ay tanggap na ang relasyon ng dalawa, ang ibang mga tao naman ay hindi pa rin maiwasan na magtaas ng kilay sa tuwing makikita ang dalawa na magkasama, lalo na kung ang mga ito ay uuwi sa Pilipinas. Para sa ibang mga tao, ang rason kung bakit pinakasalan ni Ruby ang 60 taong gulang na si Helge ay para lamang takasan ang hirap ng buhay nito sa probinsya. Kaya para mapatunayan na hindi yun ang kanyang rason, nang dumating si Ruby sa Norway ay nagtrabaho siya bilang isang waitress sa hotel. Pero kalaunan ay iniwan niya ang kanyang trabaho at mas pinili niyang tulungan ang kanyang asawa sa pagpapalakad nito ng sarili niyang driving school. Ang dalawa ay masayang nanirahan sa bahay na ito sa Norway at kabaligtaran sa mahirap na buhay niya sa Pilipinas. Nagkaroon na maginhawang pamumuhay si Ruby. Pero noong June 25, 2014, ang kanyang mundo ay magbabago sa isang iglap. Ayon sa ulat, noong gabi ng araw na yon, si Ruby ay tumawag sa 113 na para sa mga hindi pamilyar ay ang numero na maaaring tawagan ng isang tao sa Norway kung kailangan nila ng ambulansya. Ibinahagi ni Ruby sa 113 operator na nadatnan niyang wala nang malay ang kanyang asawa at ito ay wala na ring pulso. Habang naghihintay siya na dumating ang ambulansya ay tinulungan si Ruby ng operator para ma-revive si Helge sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng CPR. Pero walang pagbabago sa sitwasyon nito. Sa layo ng kanilang bahay, ang ambulansya ay inabot pa ng 30 minuto bago marating ang kanilang lugar. Katulad ng ginawa ni Ruby ay tinangka din nila itong i-revive pero hindi sila nagtagumpay dahil si Helge ay patay na pala, 2 oras na ang nakakaraan. Nang dumating ang magkapatid sa bahay na kanilang stepmother na si Ruby, wala itong tigil sa pag-iyak. Ibinahagi nito sa kanila na 1 oras bago niya makitang wala ng buhay si Helge, ay tinulungan pa niya ito na pumunta sa kama dahil ito ay pagod na. Ang labi ni Helge ay ipinadala sa morgue at para makasigurado na walang foul play na nangyari, ang bangkay ng 61 taong gulang ay idinaan sa autopsy. Pero para sa mga taong nakakakilala kay Helge ay maaaring ang katawan nito ay kusa ng bumigay dahil may kalakihan ito at 61 taong gulang na rin si Helge. Habang naghihintay ng autopsy report, ang magkapatid na si Regina at Emily ay tinulungan si Ruby para mabigyan ng maayos na burol at lamay ang kanilang namayapang ama. Ang kantang Time to Say Goodbye ay paulit-ulit na pinatugtog sa lamin nito. At ang mga kaibigan at kapamilya ni Helge ay naging saksi kung gaano kalungkot si Ruby sa nangyari sa punto na lumuhod pa ito sa kabaong ng kanyang asawa at sinabi, and I quote, "Helge, I love you," end quote. Pagkatapos ng libing, si Ruby ay mag-isang nanirahan sa kanilang bahay at para aliwin ang kanyang sarili at hindi matalo ng kalungkutan, ay nagdesisyon siyang ipagbenta ang bahay. Unti-unti ay ipinrenovate ito ni Ruby at ang una sa kanyang listahan ay ang kwarto ng namayapa niyang asawa. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay alam na magkapatid na sina Emily at Regina at kahit ang ina ng mga ito na si Linda.
dahil ang apat ay naging malapit sa isa't isa. Ayon sa interview kay Regina ay madalas siyang makipagpalitan ng text message sa kanyang stepmother at gandang-ganda siya sa mga ginagawa nitong pagbabago sa bahay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang renovation ay natapos at ang bahay ay handa ng ipagbenta. Ang mga anak at asawa ni Helge ay inimbita ni Ruby para doon maghapunan at nakita nila kung gaano nito napaganda ang bahay. Pero may kakaibang napansin at naramdaman ng magkapatid sa kilos ni Ruby. Para sa kanila ay parang hindi ito namatayan ng asawa dahil nagagawa nitong magbiro tungkol sa kung papaano namatay si Helge. Ang kanilang kutob ay mas lalo pang lumakas nang lumabas ang resulta ng autopsy report. Ayon sa coroner, hindi inatake sa puso si Helge. Sa dugo nito ay nakakita sila ng 64% coal oxide at base sa toxicological examination ay meron din itong napakaraming dosage ng gamot na pampatulog. Ang medical examiner ay kinumpirma na ito ay nilason. Agad sinimula ng mga otoridad ang investigasyon at ang unang tao sa kanilang listahan na gusto nilang kausapin ay ang asawa nito kaya inimbitahan nila si Ruby sa police station para ma-interview. At katulad ng inaasahan, itinanggi ng Filipina na may kinalaman siya sa nangyari. Ilang oras din ang inabot ng interview pero dahil sa wala silang hawak na malakas na ebidensya laban dito, ay wala silang nagawa kundi pakawalan si Ruby. Habang kumakalap sila ng ebidensya laban dito, ang magkapatid naman na sina Regina at Emily ay nagulat dahil pakaramdam nila na harap-harapan silang pinaikot at tinaraydor na kanilang madrasta. Sila ay madalas na pumunta sa presinto para makiusap sa mga otoridad na huwag tumigil hanggang makakalap sila ng ebidensya laban kay Ruby. Ilang linggo pagkatapos magsimula ang investigasyon, ang mga otoridad ay nakatanggap ng isang email mula sa di umano'y isang kaibigan ni Ruby. Sa email ay nakalagay na dapat galingan ng mga otoridad na mag-imbestiga para makakuha ng malakas na ebidensya dahil tama ang kanilang hinala na si Ruby nga ang pumatay kay Helge. Ang mga otoridad ay inimbita muli ang Filipina para questionin. Gamit ang mga parehong tanong mula sa unang interview, ay napatunayan nila na si Ruby ay hindi consistent sa kanyang mga sagot na indikasyon na ito ay nagsisinungaling. Pero katulad ng unang interview ay hindi nila na-aresto si Ruby dahil alam nila na ang paiba-iba nitong mga sagot ay hindi sapat para ito ay arestuhin. Kaya sa halip na kasuhan si Ruby ay ginamit nila ang mga kasinungalingan nito at lumapit sila sa judge para makakuha ng search warrant. Dahil sa probable cause, ang hukom ay agad inaprobahan ang search warrant. Hawak ang aprobadong dokumento ay sinugod ng mga otoridad ang bahay ni Ruby at doon ay kinuha nila ang mga gamit na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon kasama ang personal computer nito. Habang naghihintay ng resulta ng computer forensics, ang mga anak ni Helge ay nagbayad ng pribadong lie detector test session at nakumbinsi nila ang kanilang madrasta na kung wala talaga itong itinatago, ay wala siyang magiging problema sa lie detector test. Si Ruby ay hindi naman tinanggihan ang hiling na kanyang mga stepdaughters. Pero ang mga ito ay nasurpresa dahil niminsan ay hindi tumaas ang heart rate ni Ruby. Pero ayon sa resulta ng lie detector test, ang mga sagot nito ay may halong kasinungalingan. Dinala na magkapatid ang resulta ng test sa mga otoridad pero dahil sa hindi tinatanggap ang lie detector test bilang ebidensya sa paglilitis sa Norway, ay hindi ito pinansin ng mga otoridad. Mas lalo pa silang hindi mapakali dahil noong December 2014, kahit merong gumugulong na investigasyon, si Ruby ay nagawang makabiyahe patungo sa Pilipinas. Ayon sa abogado nito ay walang karapatan ng mga otoridad na pigilan itong makalabas ng bansa dahil si Ruby ay itinuturing na person of interest pa lamang at hindi suspect. Idinagdag din ito na wala pa rin arrest warrant. Ang mga yan ay sinang-ayunan ng judge pero hiniling nito na kung aalis ng bansa si Ruby ay kailangan niyang magpakita ng return ticket. At para lalong makumbinsi ang judge na babalik talaga siya, sinabi ni Ruby na ang bahay nila ni Helge ay ipinagbebenta niya kaya 100% siyang babalik ng Norway. Noong Pasko ng 2014 at bagong taon ng taong 2015,
Si Ruby ay masayang nakasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang nasa kaligitnaan ng kanyang pagbabakasyon, ay nakatanggap din ng balita si Ruby mula sa dating asawa ni Helge na si Linda. Ibinalita nito na meron ng buyer ng bahay, kaya lilinisin ito ang lugar. Kung nagtataka ka kung bakit nagboluntaryo si Linda na maglinis, yan ay dahil sa ang pangalan nito ay nasa titulo din ng bahay at lupa. Nang patapos na ito sa paglilinis, ay napansin ni Linda sa garahe ng bahay ni Helge ang napakaraming mga disposable grill. Ngunit nagtaka siya dahil kadalasan, kung ang grill ay ginamit, may mga markang maiiwan sa grill liners. Ang isa sa mga disposable grill ay sunog pero wala siyang nakitang anumang sinyalis na ito ay ginamit para pag-ihawan dahil napakalinis ng grill liners. Agad niyang kinontak ang mga otoridad at kasabay ng pagkadiskubre niya sa disposable grill ay siya namang paglabas ng resulta ng computer forensics na ginawa ng mga investigador sa personal computer ni Ruby. Hawak ang mga ebidensya na yon ay agad kinontak ng mga otoridad ang prosecutor dahil confident sila na meron na silang malakas na ebidensya laban sa Filipina. Ang pagsasampa nila ng kaso ay sinigurado ng mga otoridad na hindi makakarating sa mga reporters dahil sa takot nila na ito ay makarating din kay Ruby na maaaring maging dahilan kung bakit hindi na ito babalik ng Norway. Habang kalkulado at tahimik na gumugulong ang kaso at naghihintay sila ng arrest warrant, si Ruby naman sa Pilipinas ay masayang nagbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Pinagsaluhan nila ang mga masasarap na pagkain at abot langit ang ngiti ng kanyang mga kamag-anak nang makatanggap sila ng regalo mula sa kanya. Noong February 15, 2015, sakay ng eroplano ay masayang bumiyahe si Ruby pabalik ng Norway dahil sabik na siyang asikasuhin ang papeles ng bahay at makuha ang parte niya sa pinagbentahan nito. Kung maibenta na ang bahay ay maaari na siyang lumipat ng ibang lugar at magsimula muli ng bagong buhay. Tutal ay halos 7 buwan na rin ang nakakaraan mula nang pumanaw ang kanyang Norwegian na asawa. Pero ang kanyang mga pangarap ay natapos nang pagkababa ng eroplanong kanyang sinasakyan sa Oslo Airport ay agad siyang sinalubong at inaresto ng mga pulis. Idiniretso siya ng mga ito sa presinto at sinampahan ng kasong premeditated murder dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Ang paglilitis ay nagsimula noong November 29, 2016. Ang abogado ni Ruby ay ginamit ang angulo na ang kanyang kliyente ay biktima ng pang-abuso. Pero ang pagsira niya sa integridad at magandang reputasyon ni Helge ay hindi pinalampas ng mga anak nito. Sina Emily at Regina ay hinarap ang dati nilang mahal na madrasta sa korte. Doon ay tinawag nila itong sinungaling dahil para sa kanila, walang ibang ginawa si Helge kay Ruby kundi ibigay ang lahat ng gusto nito sa buhay. Ang abogado ni Ruby ay kinawisyon din na kung nilason talaga nito ang kanyang asawa gamit ang disposable grill, ay bakit walang naamoy na usok ang mga tao mula sa ambulance service. Pero ayon naman sa prosecution, maaaring naghintay si Ruby ng 2 oras bago tumawag ng ambulansya. Binuksan nito ang pinto at mga bintana para masiguradong walang anumang amoy ng usok ang matitira sa kwarto. At para maipakita ng prosecutor na premeditated o pinangplanuhan talaga ni Ruby ang pagpatay sa kanyang asawa, ay ipinakita nila ang mga datos na nakita sa personal computer nito. Sa tulong ng mismong computer forensic expert ay ibinahagi nila sa korte ang mga nilalaman ng Google search history ni Ruby. Ang ilan sa mga bagay na hinahanapan nito ng sagot sa internet ay ang mga katanungan tulad ng mamamatay ba ang isang tao kung ito ay nakainom ng lason para sa daga? Nakakamatay ba ang nicotine sa sagrilyo kung ito ay direktang malanghap ng isang tao? Nakakamatay ba ang eye drops? Naghanap din ito tungkol sa antifreeze at gamot na valerian na kilalang sangkap ng mga sleeping pills. Ipinakita din ng eksperto na 62 beses na naghanap si Ruby sa internet tungkol sa mga usok na nakamamatay na nagsimula noong February 2014 hanggang June 16, 2014. 74 na beses din itong naghanap ng kasagutan tungkol sa mga tanong tulad ng paano makakatakas kung ikaw ay makapatay ng isang tao? Papaano mo malalason ang isang tao na hindi mahuhuli ng mga investigador?
at ano ang laso na agad mawawala sa sistema ng isang tao. Ibinahagi din ng computer expert na naghanap din si Ruby ng kasagutan sa kanyang tanong tulad ng ano ang mangyayari sa iyo kung mamatay ang asawa mo na walang naiwang last will and testament. At para lalong maidiin si Ruby, ang prosecution ay inatake ang pagkatao ng Filipina. Ibinahagi nito na bago magsimula ang paglilitis, ay nagpadala sila ng mga investigador sa Pilipinas para malaman kung ano ang nagtulak dito para pumatay. Nang umupo sa witness stand ang investigador na iyon, ay sinabi nito na ang dahilan at motibo ni Ruby para idispatsa ang kanyang asawa ay ang pera. Ayon sa mga pinsan nito ay simulat sa pool, si Ruby ay nakaranas ng hirap dahil nagpalipat-lipat ito sa bahay ng kanyang mga kamag-anak dahil ang kanyang ina ay iniwan siya pagkatapos makapangasawa nito ng isang Norwegian din. Habang ito ay lumalaki sa murang isip ni Ruby, ang tanging paraan para makaahon siya sa hirap ay gawin ang parehong bagay na ginawa ng kanyang ina, ang mag-asawa rin ng isang Norwegian. Sumali si Ruby sa online dating at na makita ni Helge ang kanyang litrato, ay hindi nito napigilan ang kanyang sarili at binisita nito agad si Ruby sa Pilipinas. Si Helge ay nagpabalik-balik sa bansa bago niya kunin si Ruby para permanenteng manirahan sa Norway. Inabot ng ilang buwan ang paglilitis pero natapos ito nang magdesisyon si Ruby na wag nang labanan ang kaso. Sa halip ay tinanggap nito ang plea deal na inalok sa kanya ng prosekusyon kapalit ng mas mababang sentensya. Kasabay ng pag-amin na pinatay nga niya si Helge ay kusa din siyang nagbigay ng impormasyon kung ano ba talaga ang nagtulak sa kanya na iligpit ang sarili niyang asawa. Ayon sa mga dokumento, sinabi ni Ruby na mabait ang kanyang asawa. Pero kung ito ay nagagalit, si Helge ay parang ibang tao. Ibinahagi ng Filipina na noong una na nakilala niya ang Norwegian ay wala siyang intensyon na pakasalan nito dahil parang na niya itong isang ama. Ngunit mas nangibabaw sa kanya ang pagiging desperado na makaahon sa hirap. Sinabi ni Ruby na mas maraming magagandang bagay ang mangyayari sa buhay niya kung makakarating siya sa Norway dahil maaari siyang makapagtrabaho. Kung siya ay magkaroon ng pera, ay maiaahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Ngunit ang mala fairy tale niyang buhay na naiisip ay hindi nangyari dahil sa di umuroy abusado si Helge. Ibinahagi ni Ruby na sa tuwing ito ay magagalit, lagi siya nitong sinasabihan na gold digger, hole at Idinagdag niya na para hindi siya umasa dito ay nagtrabaho siya sa hotel at kalaunan ay nagtrabaho siya sa driving school na pagmamay-ari ni Helge. Sariling pera niya rin ang ipinapadala niya sa kanyang pamilya na minsan ay umaabot ng 30,000 Norwegian kroner o mahigit 150,000 pesos sa isang buwan. Ayon sa kanya ay bago mamatay si Helge ay umutang ito ng loan sa bangko. At nang hindi nito mabayaran ang utang, siya ang sinisisi ni Helge dahil sa di umano'y madalas siyang magpadala sa Pilipinas. Ayon sa mga anak ni Helge, ang kanilang ama ay minsang sumama kay Ruby sa Pilipinas at nakita nito kung gaano kalaki ang bahay na ipinagawa nito sa probinsya. Pero sa halip na ma-relax ang mag-asawa sa kanilang pagbabakasyon, ay naging madalas ang pag-aaway ng mga ito tungkol sa pera dahil inakusahan ni Helge si Ruby na kaya pala nauubos ang kanilang pera ay dahil sa walang habas nitong pagpapadala ng pera upang matulungan ang kanyang pamilya hindi lamang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan pero pati sa pagpapagawa ng bahay. Sa dami ng stress na kanyang nararanasan ay inamin ni Ruby na ilang buwan bago niya patayin si Helge ay gusto na niyang magpakamatay ngunit naisip niya na bakit siya magpapakamatay kung maraming mga tao ang nakadepende sa kanya sa Pilipinas. Kaya unti-unti ay naisip niya na sa halip na siya ay magpakamatay ay bakit hindi na lamang niya iligpit ang matanda niyang asawa. Bukod sa mawawala na ang taong umaabuso sa kanya ay maaari din niyang mapakinabangan ang negosyo, pera at bahay nitong maiiwan. Mas lalo pa niyang nakumbinsi ang kanyang sarili na yun ang pinakasolusyon sa kanyang problema dahil sa sama ng loob niya kay Helge. Ayon kay Ruby, sa loob ng ilang taon nilang pagsasama ay pakiramdam niya na ang turing sa kanya ni Helge ay isang alila at hindi asawa. Ibinahagi ni Ruby na mula 2007 kahit nababalot na siya ng depresyon ay ipinagpatuloy niya ang pagsisilbi sa kanyang asawa hanggang noong 2013
ang kanyang mundo ay nagkaroon muli ng kulay nang makilala niya ang isang Filipino habang nagbabakasyon sa Pilipinas. Ang dating Ruby na balot ng kalungkutan ay nagkaroon ng rason para mabuhay. Ayon sa kaibigan nito na nakilala niya sa Norway ay alam niya na merong ibang lalaki si Ruby. Ibinahagi nito na pagkatapos makuha ni Ruby ang mamanahin niyang pera mula sa will ni Helge, ay plano nitong umuwi sa Pilipinas at doon na permanenteng manirahan kasama ang nobyo nito. Hindi itinanggi ni Ruby na meron nga siyang Filipinong nobyo. Inamin din niya na masaya siya sa relasyon niya sa lalaking iyon at sumagi sa isip niya na i-divorce si Helge. Pero ang problema ay tutol ang kanyang pamilya sa pagkataon ng lalaki. Ibig sabihin, alam ng pamilya ni Ruby ang kanyang pakikiapid. Nang siya ay tanungin kung bakit hindi boto ang kanyang pamilya sa lalaki, ay sinabi niya na dahil sa mahirap lamang ito. Hayagan ang kanilang pagtutol sa relasyon ng dalawa dahil kung tuluyang hiwalayan ni Ruby ang Norwegian nitong asawa, ay hindi lamang mababawasan pero tuluyan ang mawawala ang kanilang buwanang sustento. Inamin ni Ruby na noong gabi ng June 25, 2014, silang dalawa ni Helge ay nagkaroon ng matinding pag-aaway dahil natuklasan nito na siya ay merong karelasyon na ibang lalaki. At katulad ng laging ginagawa ni Helge tuwing ito ay nagagalit, ay sinabihan niya si Ruby ng mga masasakit na salita. Kaya para magpalamig na kanyang ulo, si Ruby ay nagdesisyon na lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Nang siya ay bumalik sa bahay, ay nakita niyang nakasara at nakalakang pintuan. Kaya wala siyang nagawa kundi umikot sa likod ng bahay at gamitin ang backdoor. Dumiretso siya sa kwarto at nakita niya si Helge na mahimbing na natutulog. Sa kanyang galit ay pumunta si Ruby sa veranda at kinuha niya ang isang disposable grill. Sinindihan niya ang grill at habang ito ay umuusok, isinara niya ang lahat ng bintana at pintuan, saka nagtungo sa salas at natulog sa sofa. Noong May 2016, ang 32 taong gulang na si Ruby ay sinentensyahan na makulong sa loob ng 18 taon. Inutusan din siya ng judge na bayaran ng tig 200,000 Norwegian kroner o mahigit 1,000,000 piso ang magkapatid na sina Regina at Emily. Bukod sa kasong pagpatay sa kanyang asawa, ay nadagdagan pa ang parusa sa kanya dahil lumalabas na manluloko din pala si Ruby dahil ayon sa mga otoridad, nakita nilang kumuha ito ng loan sa bangko na umabot ng 200,000 Norwegian kroner o mahigit 1,000,000 piso. Pero ang problema ay ang ginamit itong pangalan ay sa kanyang kaibigan. Ang kampo ni Ruby ay agad umapila sa hatol dahil para sa kanila ay dapat lamang nabawasan ng korte ang parusa sa Filipina dahil umamin at nagsisi na ito sa kanyang mga ginawa. Ngunit para sa judge, hindi nito babaguhin ang desisyon ng naunang hukom, lalo na at napatunayan na nagsinungaling na naman si Ruby. Base sa una nitong salaysay, siya ay nakatulog sa sofa pero ayon sa mga investigador, nang sinilip nila ang cellphone activities nito ay nakita nila na nanonood lamang ito ng pelikula sa kanyang cellphone habang nalalaso ng usok ang kanyang asawa. Nalaman din ng publiko na wala palang kaalam-alam si Ruby na ang kanyang pangalan ay hindi nakalagay sa last will and testament ni Helge. Ibig sabihin, ni Singkong Duling ay wala siyang makukuhang pera. Ang bahay na kanyang ipinrenovate ay mapupunta sa dating asawa ni Helge na si Linda. Si Ruby ay nakakulong pa rin hanggang ngayon at base sa article na ito ay malapit na siya makapag-apply ng parol. Ayon sa interview sa mga anak ni Helge ay kung makalaya si Ruby ay hindi sila sigurado kung papayagan itong manatili sa Norway o ipapadibort siya ng gobyerno pabalik ng Pilipinas. Ibinahagi ng magkapatid na ni isang beses ay hindi nila ito dinalaw sa kulungan dahil hindi nila ito maatim na makita. Noong April 2023 ay nalaman ng publiko na noong pinatay pala ni Ruby ang kanyang asawa ay nagdadalang tao ito. Nang maisilang niya ang sanggol ay pinangalanan ni Ruby ito na Lionel. Sinabi ng magkapatid na sigurado silang anak yon ng kanilang amang si Helge dahil kamukhang-kamukha nito ang kanilang namayapang ama noong ito ay bata pa. Hindi naman nila nabanggit kung sino ang may custody sa bata. Pero kung wala sa kanila ang kumukup dito ay may malaking posibilidad na ang sanggol ay ipinadala sa bahay ampunan.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!